Jiggy, umabot na nga, Jiggy Pia, umabot na nga sa critical na level ang Marikina River kanina pa yan, alas 4 ng hapon. At sa mga oras na ito, sa pinaka-latest na update mula sa Marikina LGU, ay nasa 18.4 meters na ang level ng tubig sa mga oras na ito at walang nakikitang indikasyon ang lokal na pamahalaan ng Marikina na ito ay bababa dahil ayon daw sa kanilang monitoring, base sa mga kalapit na lugar ng Marikina ay patuloy ang pag-ulan at base sa rain volume, ito ay patuloy na tatama sa Marikina River. Noong panahon ng Ondoy ay umabot sa 24 meters ang level ng tubig noon. Dasal ng mga taga rito, huwag na sana itong maulit. Gayunpaman, bumahana sa ilang lugar, dahilan para ilikas ang ilang pamilya. Bago mag-alas 4 ng hapon, tumunog ang alarm sa Marikina River. Hudyat na umabot na sa critical level na 17.0 meters ang tubig. Kaya binuksan na ang 8 floodgates at inaasahan ng pagbaha. Ang mga residente inabisuhang lumigas. Pinuntahan din ng Marikina Rescue ang barangay Tumana kung saan inabot na ng tubig mula sa ilog ang mga bahay. Pasado alas 4 ng hapon, umabot sa 18 meters ang tubig sa ilog. Itinaas na rin sa alert level 4, ibig sabihin, kailangan ng mag-evacuate ng mga residente. May mga nag-evacuate na pero meron ding mga hindi umalis hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. Hindi maaabot dyan? Hindi naman po. Dahil halos umapaw na ang Marikina River, ang lakaran dapat ng mga tao lubog na rin. Inanod ng tubig ang mga halaman, basura, gaya ng plastic. Isang crane din ang inanod sa Marikina River. Ang mga piniling lumikas mula sa barangay Tumana isinakay sa bus na ito. Si Rose, kasama ang dalawang buwang gulang niyang sanggol. Kabado pa siya nang makausap namin dahil bigla raw niyang naalala ang Ondoy. Siyempre kasi ang hirap ng sitwasyon ngayon tapos may maliit ka pang baby. Ang iba pang nag-evacuate mga survivor ng Ondoy, gaya ni Tatay Dari. Naalala ko na yung unang-una na Ondoy. Naalala ko ang Ondoy, tapos natatakot ako. At Pia, sa kabuuan, merong 10 barangay ang apektado sa Marikina ng tubig ng baha at pinakagrabe dyan ang barangay Tumana kung saan kanina nga ay may mga ni-rescue pa dahil umabot na nga sa hanggang dibdib ang tubig doon. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 2,000 pamilya katumbas ng mahigit 7,000 na individual ang kanilang in-evacuate. At yan muna ang latest mula rito sa Marikina. Balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Sorian. Sa Maynila, dalawang patay sa pagguho ng pader sa gitna ng malakas na ulan. Umabot naman hanggang tuhod ang baha sa ilang kalsada. At nakatutok live si Isay Reyes. Isay? Pia, dahil nga sa halos walang patid na pag-ulan ay binaha ang ilang parte sa Maynila, partikular nga dito sa ating pinatatayuan sa Espanya, no? At sa Oroqueta naman sa may Santa Cruz, Maynila, ay dalawa ang nasawi matapos gumuho ang isang pader. Abot tuhod ang baha sa gitna ng matinding pag-ulan sa Bambang, Maynila. Pero ang ilang sasakyan, lakas loob pa rin sa pagsulong sa tubig. Sa Espanya Boulevard, abot 20 naman ang baha. Maraming pasero ang stranded. Pero mga batang ito, enjoy pa sa paglangoy kahit marumi ang tubig. Sa Barangay 310, Santa Cruz naman, gumuho ang pader ng lumang gusali pasado alas 8 ng umaga kanina. Sugatan si Pedro El Balbuena, isa sa limang nakaligtas sa insidente. Naglalaba raw si El Balbuena nang biglang bumagsak ang pader na nagsilbing firewall ng gusali. May lababo, kaya parang pagbagsak may nakatago yung ulo ko doon sa harap ng lababo. Buti nga hindi na ako naipit. Pero sa kasamaang palad, patay ang magkapatid na sina Mary Hope at Argeline Virinia na nadaganan ng pader. Magkayakap pa ang dalawa ng matagpuan. Una namin naririnig yung sigaw nung nasa loob. Na nakikita mo lamang sa kanila ay yung paalamang na hindi mo marinig yung, alo, yung boses. Nag-wiggle lang yung paa niya, yung sign of life. Swerte na nakaligtas ang pinsan ng magkapatid na nasa second floor nang gumabagsak ang pader. Pinakahuling na ilabas sa guho si Romel Indio na ginagamot ngayon sa ospital. Ayon sa mga otoridad, mahigit 3 sunog na raw ang dinaanan ng gumuhong pader na binutasan pa ng ilang mga residente na namamalagi sa gusali. Binutasan nila para may makakapasok na hangin. Baka marupok na siya.
Pia, pasag alas 4 naman ang hapon ngayon ang tumigil yung napakalakas na buhos ng ulan kaya nakakaranas na lamang tayo ng ambon sa mga oras na ito. Dahilan ito no, para kumupa na yung baha dito nga sa kabaan ng Espanya. Kaya katulad ng nakikita natin sa video ngayon ay wala ng baha rito sa Espanya at maganda naman o maayos naman ang daloy ng trapiko. Pareho ito sa papunta sa Quezon City at papunta naman sa Quiapo. Pia? Maraming salamat, Isay Reyes. Umapaw ang ilog sa Barangay Del Monte, Quezon City dahil sa halos walang tigil na pag-ulan, umabot ng lagpas bubong ang tubig sa ilang bahagi ng barangay. Nakatutok doon live si Mark Zambrano. Mark? Jiggy, umabot nga ng mahigit 5 talampakan ng baha dito sa Barangay Del Monte sa Quezon City dahil sa walang tigil na buhos ang ulan. Kapantay na nang rumaragas ang tubig mula sa ilog ang lalim ng baha sa West Riverside, Barangay Del Monte. Ang mamang ito, abala sa pagtali ng gamit na may sasalba mula sa hanggang dibdib na tubig. Abala rin sa pagsalba ng gamit sa kabilang pampang ng ilog ang mga residente. Pistulang swimming pool naman para sa mga bata ang baha. Nakuha pa nilang mamangka. Ang jeep na ito, hindi napapakinabangan dahil nalubog sa lampas buong na tubig sa kasagsagan ng ulan. Ayon sa mga residente, ganito ang kalbaryo nila tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Mataas po. Abot ng ano, malapit na po sa bubong nito. Balilong tao. Opo. Ano ba sa lagi sa bahay? Opo. Mabilis daw ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog na umabot ng halos 5 talampakan. Kaya ang ilan, tila naging libangan na lang ang paglimas ng tubig at putik mula sa loob ng kanilang bahay. Jiggy, sa ngayon ay tumigil na yung buhos ng ulan at bumaba na rin yung level ng tubig sa ilog. At kung makikita nyo sa aking likuran, yun yung bakas kung saan gaano kataas umabot yung tubig galing dito sa ilog kanina nung kasagsagan ng ulan. Jiggy? Maraming salamat, Mark Zambran. Binaha naman ang ilang bahagi ng EDSA at lumutang pa sa baha ang ilang plastic barrier. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Pia, nagmistulang lawa ang EDSA Balintawa kaninang hapon. Humupa ng baha pero sa mga oras nito, bahagya pa rin tayo nakakaranas ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Alauna ng hapon sa kasagsagan ng malakas na ulan, nagmistulang lawa ang EDSA Balintawak. Center Island na lang ang makikita. Ang mga plastic barrier naglutangan. Nag-usad pagong ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito dahil isang lane lang ang nadaraanan. Sa Banaue, Quezon City rin, tumirik ang ilang sasakyan. Sa mga kalye ng Santo Domingo at Maria Clara, abot bewang ang tubig, pahalin sa Quezon Avenue. Sa lakas ng ulan, halos zero visibility sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue. Kaya ingat na ingat sa pagmamaneho ang mga motorista. Sa bahaging ito naman ang kasunduan street sa Commonwealth pa rin, nagmistulang faults ang daan dahil sa lakas kasi ng agos ng baha. Sa maimbor na ano, mga bara. Ang mga batang ito enjoy na enjoy sa paliligo sa ulan. Di alintana ang mga sakit na pwedeng makuha sa paliligo sa maruming tubig. Wala lang po. Opo. Hindi. Tapos na. Pa rin tayong nakakaranas ng pag-ulan sa bahagi ng EDSA dito sa Balintawak. Wala na namang baha, no? Pero patuloy pa rin may nagbabantay na traffic enforcer para umalalay sa mga motorista. At yan ang latest mula dito sa EDSA Balintawak. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. 6 na bayan sa Bataan ang lubog din sa baha dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat. Sa bayan ng Hermosa, nawasak ang ilang bahay sa tabing ilog. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Malakas ang agos ng tubig sa ilog na ito sa Hermosa, Bataan. Pero lumusong pa rin ang mga residente para alisin ang mga nakabarang troso sa ilalim ng tulay. Apat na bahay sa tabi ng ilog ang nasira. Nawasak din ang ilang riprap matapos tamaan ng mga troso. Ang barangay Almasen, mistulang lawa na dahil sa baha. Abot bewang ang tubig. Maraming bahay ang pinasok ng baha. Sa mga kabundukan, malakas. Kaya bigla yung baba ng tubig. Dapat ni Hermosa, lumaki ang tubig eh. Sa bayan ng Abukay, halos zero visibility na sa mga kalsada dahil sa malakas na ulan. Ayon sa Metro Bataan Development Authority, 6 na bayan sa lalawigan ang binabaha. Wala pa naman daw inililikas na residente. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Pinalilikas na ang mga residente malapit sa Marilao River sa Barangay Saog sa Bulacan.
Malapit na raw kasi umapaw ang tubig sa ilog at ang MacArthur Highway sa Marilao-Meycauayan boundary hindi na madaanan. Kahit ang ilang bahay sa mga subdivision doon, lubog na sa baha. May mga barangay rin kung saan abot tuhod ang tubig at halos abot bewang naman ang tubig sa ilang kalsada malapit naman doon sa dating municipal building ng Marilao. Baha na rin sa ilang lugar sa Bukawi at abot tuhod ang tubig sa mga lugar na malapit sa ilog.